Hello guys, welcome to my YouTube channel. So, ngayon naman, papakita ko sa inyo kung paano ako magluluto ng sinigang na hipon. So, eto na nga, ito yung lunch namin. Kaya meron, papakita ko sa inyo yung mga ingredients. Okay, meron tayong, syempre, hindi matatawag na sinigang na hipon kung walang hipon. Sunod, okra, magic sarap, nor cubes, sinigang na pang-asim, dahon ng kangkong, tangkay ng kangkong, sitaw. Bali, walang labanos, tsaka ano pa ba? Kasi ayaw nila. Ayaw nung asawa ko na may labanos. Hindi siya kumakain. Tapos kamatis, sibuyas. Bali, nandun na. Ayan. Antayin na lang natin kumulo para isalang natin ang sinigang hipon. Okay? So, eto na guys. Kumukulo na yung ating kamatis, sibuyas. Okay? Ayan. So, bali, dudurugin ko yung kamatis para magkulay dun sa tubig. Okay. Dudurugin natin yung kamatis. Para durug na durug. Para magkulay. Kasi tamang-tama to kasi yung kulay ng ating hipon is pag naluto is orange. Yan, did you see that? Okay. So ilalagay ko na yung mamaya na yung hipon, guys. Bali, ilalagay ko muna yung sitaw, okra. Kasi pag yung hipon mabilis lang yung magmaluto. Para mabilis tumambot. Tapos, ilalagay natin yung shrimp cubes para ngayon na natin ilagay para mas lasang lasa yung pagkahipon nung niluluto natin, hindi ba? Tama, tama. Okay. Guys, lang. Naalis ko lang ang aking camera. Kangkong. Yan, kangkong. Sitaw. Para sabay-sabay na silang lumambot. Meron na po yung anong magic sarap tsaka shrimp cubes para mas lasang lasa yung ating sabaw kasi ano, nailagay na natin yung ano, shrimp cubes agad-agad. Okay. Para lumambot to. Kasi guys, pag kumulo to guys, pag kumulo na to, hindi pa naman agad-agad lalambot yung mga gulay. Pag kumulo yan, tsaka na natin ilalagay yung shrimp natin. Okay. Ayan na. Ayan na guys. Nakita mo, nagkukulay orange na kasi sa kamatis yan. Masarap kasi yung mas dinudurog yung ano. So, hanggang mamayang gabi na namin to. Muna natin. Pakukuluin muna natin bago natin isalang yung hipon. Okay? Ilagay ko na yung ilalagay na natin yung sinigang na hipon. Okay, ayan na siya. Diba, sabi sa inyo, mabilis lang talaga siya maluto. Kaya dapat huli siya nilalagay kasi pangit naman na sobrang durog na durog yung hipon, diba? Tapos, isalulagay natin yung sinigang mix. Okay. Konti lang muna para ma-adjust natin yung asim. Para hindi masyado maasim. Di ba? Tamang-tama lang. Okay. So, ayun na guys. Kumukulo na siya. So, kumpleto na to. Meron ng seasoning. Tsaka, andito na rin yung hipon. Andito na rin yung sinigang mix. Diba? Flavor na flavor yung hipon. Kasi dahil sa pork chicken, ay sa
sa shrimp cube as at sa hipon. Diba? Flavor mo yung pagkahipon. At saka yung asin. Hindi mo masasabing sinigang yun pag di maasin. Okay? Alam mo na yung huli natin gagawin. So, hindi ko pa nilagay yung ano, yung dahon kasi mabilis lang yan maluto eh. Pagka, kahit na paglagay mo pa lang yan, luto na rin agad yan. Saka pangit yung sobrang luto, yung overcook. So, huli natin gagawin is, titikman natin kung pasaba yung asim at yung alat or ang tabang niya. Asim. Eto, sinigang talaga na hipon, guys. Tingnan mo itsura. Sarap, hindi ba? Flavor na flavor yung hipon, guys. So, ayan. Hanggang gabi na natin yan. Matutuwa yung bulinggit ko nito, guys. Kasi mahilig yun sa sabaw, lalo na pag sinigang-sinigang na hipon, bangus belly, sinigang na baboy, nilaga, yung mga ganun yung may sabaw. Talagang hindi pwede. Sabi guys, pag kahit na gusto namin may sabaw, may sarsa minsan. Siyempre, di gusto ng anak mo may sabaw. So, kumakain din naman kami ng may sabaw, di may sabaw na lang, di ba guys? Hindi yung dadalawang luto ka pa. Tipid nga, di ba? Magtitipid tayo kasi nga quarantine, di ba? Paano tayo magtitipid kung magdadalawang luto pa tayo? Kaya sinigang na lang or kahit ano na lang, basta may sabaw. At least, isang ulam lang kami. Total, kinakain naman namin ng asawa ko kahit ano na lang naman dyan. Siyempre, mag-a-adjust kami talaga kasi yung anak namin kumakain talaga ng may sabaw. Naririnig niya na sa labas. Sabi niya, ma, papa, sarap ng ulam natin. Naaamoy ko, sabi niya. Siya! So, lalagay na natin yung dahon ng kangkong for the last. Ayan. Ayan na guys, apaw na apaw guys, kasi guys magbibigay pa ako sa kabila, sa biyanan ko, para may sabaw sila doon kahit papano. Marami naman to para sa amin, eh hanggang gabi na naming ulam din naman to. Dinagdagan ko na talaga ng sabaw tsaka gulay para, ano, mabigyan ko sila. Ang daming dahon guys, pinadagdagan ko talaga guys yung kangkong kasi minsan pag kumakain kami, di ba, minsan nauubos na agad sa tanghali, mamayang gabi puro sabaw na lang tsaka hipon, wala nang gulay. Ayan, so pwede na siya i-serve. Luto na rin yung sinaing namin guys, luto na rin yung sinaing namin. Luto na ang ulam namin, maaga pa. Mamaya na lang kami kakain. Aaga pa, magugutom na naman kami mamaya. So, luto na siya guys! Ready to serve! Tada! Okay! Pwede na siya! So guys, kakain na kami ha! Bye! Don't forget to subscribe and tap the notification bell below. Thank you. Thank you for watching. Bye-bye.